Kaya ako'y saludo sa inyo. At saludo ko sa isang taong katulad ni Miguel Ver, na batang-bata pa ay naisip na na pakipaglaban sa isang napakalaking kalaban. Napakabagpagsik na kalaban. In fact, it is a tribute to the bravery and valor of the Filipinos that during that time, this was in 1942-1943, when the Japanese Imperial Army were wandering because there was no resistance in Malaya, there was no resistance in Singapore, there was no resistance in Thailand, but there remained a guerrilla resistance in the Philippines. And they were wondering, ano ba ang problema sa Pilipinas at bakit mayroong resistance? Of course, there was no problem. What we had at that time was we had a generation of brave and valorous young men and young women that formed many guerrilla organizations like the Hunters and the PC. Alam niyo po, meron ding yung aking pamilya nakasama din sa resistance pero hindi naging miyembro ng Hunters ROTC sapagat kami taga Iloilo. Yung aking tiyo, kapatid ng tatay ko, isa sa mga pinuno ng resistance sa Panay. Ang pangalan niya, Atty. Cesario Poles, na isa sa mga deputies ni Tomas Confesor in Panay na naging katunggali sa resistance movement ni Macario Peralta. Parang katulad din ninyo, may makalaban din kayo, yung marking group ng panahon na yun. Nakakalaban nyo rin, yung ibang mga guerrilla organization. Ganun din sa Panay. And of course, you are familiar with the name Ernesto Goles, na naging leader din ng mga veterans, mga reserves, organization of Reserve Officers League of the Philippines. Kilalang matapang na leader ng mga guerrilla sa Panay. Sa Romblon naman, natutok pinanganak. Yung nanay ko taga Romblon, yung isang kapatid niya ay naging biktima ng mahapon, pinugutan ng ulo sapagkat pinaginalaan isang guerrilla doon sa Romblon. Kinuha lang sa kanyang bahay, hindi na nakita ulit after the war. One witness said that he was beheaded at nakuha yung kanyang bangka, yung kanyang malapit doon sa kabukiran, malapit sa aming lugar. Kaya ako'y naiinggit sa inyong generasyon, our generation, the post-war generation, those who were born after the war, ako pinanganak noong 1947, and the next generations after me, was deprived of the honor of serving our country in the supreme way where we had to really lay down our lives for the country. Hindi kami nagkaroon ng ganun pagkakataon. Hindi katulad ng inyong generasyon. Kaya naiinggit ako sa inyo. Yung aking generasyon, hindi katulad ng mga generasyon ng mga lumaban ng panahon ng Kastila at ng panahon ng mga Amerikano, laid down their lives. Hindi kami nagkaroon ng ganyang pagkakataon. But of course, some of my classmates at PNA were felt in battles, but not in the battle against foreign invaders, against a foreign enemy, but because of the insurgency. For example, may kaklase ako na napatay sa Mindanao, bankmate ko pa si Duran. May isa akong kaklase na napatay din doon naman banda sa may bandang Alinga Apayaw, si Bakiran. Pero hindi ito pakipaglaban na katulad ng ginawa ninyo. We were not gifted that opportunity of laying down our lives as a supreme sacrifice to serve our country. Yung mga whatever achievements we have, are achievements that are written in reports, computer printed, nakalagay sa Google, but your accomplishments during the war were not written in paper, but written in blood. Because you made a supreme sacrifice, kaya ako'y naiingit. At lalo ako naiingit sa accomplishment nyo. Pinag-uusapan yung kabanatuan rin, a combined operation of Americans and Filipinos. Pero hindi masyado yan ang ginawang pelikula. Hopefully, gagawin pelikula. Yung raid sa Los Baños, which was predominantly a Filipino operation of the Hunters ROTC. Ewan ko kung kasama si Director Manas sa mga panahon na yun. Kasama ko kayo. I salute you. Talagang nakakapanunting balik ko yung inyong mga accomplishments. Isipin nyo yung ginawa ninyo
that was recognized by no less than General Colin Powell. By the way, yung pinabasa ko istorya nung Los Baños raid na yan, this is 20 years ago, nagulat ako na meron pala isang Mario Montenegro na kasama nyo sa Hunters ROTC. Ruhel yung makalatang yata, pangalan niya nung panahon na yun. Pero, 14 Andres, this is Enes Andres, member pala ng Hunters ROTC. Maraming medal na pinagkakarin mo masyado ang pabalitaan. Yung mga bata, baka si kilala si Mario Montenegro. Ito yung magandang lalaki na naging artista. Siguro nung umabot sa edad na 88, 89, magkakarawin sila na Kerna ni Manuel ni Ocampo. Sabi ko, pareho ni Matangkan at makisipin. But of course, andito po kami. Hopefully, hindi na mapapasapak ang ating bansa sa katulad ng gera na inyong na naranasan. Iba na ang panahon ngayon, hindi na masyado nag-aaway-aaway ang mga bansa. Hopefully, it will not come to that. But I'm very sure that if it will come to that, there will be another generation of the Filipinos that will be always ready because that is in the blood of Filipinos. The blood of valor and the blood of bravery. But on our part, we have to do it in a less romantic, less valorous way. But we continue to serve, and in whatever way our service contributes also, not really to saving the life of a nation, but to help in the development and progress of our nation. Yung pong Veterans Affairs, Orphan Assistant Secretary Jerry Ferrer, Edun Adiboso, papapatuloy po namin. Ako po isang aktibong membro ng Committee on Veterans Affairs sa nakaraang kongreso. Marami sa inyo, nakikita ako na nag-a-attend ng mga hearing dyan. Nagkataon sa USEC Carolina, ito klase ko, sa Philippine Military Academy. At makakaasa kayo na si Congress Magones ay magpapatuloy sa pag-inupi. Yung pinag-problema niyong senior citizens privileges, binawasan yung 20% discount, naging 8% na lamang because of PAC. Isa rin po si Congress Magones na nag-file ng mga panukalang batas. At pagkating pangalan ni Congress Magones, inalit sa 20% ang mahalaga ito para sa inyo, para sa mga senior citizens, malapit na yata ilabas ng Department of Finance ang IRR, yung implementing rules and regulations para muli may balik sa 20%. At pag hindi nila ilabas yan,